butones mula sa mga lumang butones ni Nanay. Ang kailangan lang natin ay mga butones, yarn at gunting. Yun lang kaya, simulan na natin. Ang unang step, gugupit lang tayo ng yarn. Siguro ang mahaba nito yung sukat sa necklace nyo. Ito, meron na akong yarn. At pagkatapos, maglulusot tayo ng butones. Ito ang ilulusot kong unang butones kasi ito yung magiging lock ng necklace natin. Ayan, nalusot ko na siya. Ngayon naman, ibubuhol ko na to. Ngayon naman, maglulusot tayo ng iba't ibang klase ng butones dito. Kahit anong kulay, kahit anong sukat, pwede nating ilagay. Ako, kung mapapansin nyo, sinimula ko sa maliit, tapos lumaki, tapos lumiit ulit. Ganun yung ginawa kong disenyo. Tapos, iba't ibang kulay. Ayan, tapos na mahaba na yung nagawa ko. Ngayon naman, ang gagawin ko naman, magbubuhol tayo dito sa bandang dulo para malusutan itong ginawa nating pang-lock ng necklace natin. Ayan, tapos na. Maganda, di ba? Ay, may ginawa pa nga pala ko. Eto, gumawa naman ako ng bracelet. Pwede rin kayo dito gumawa ng kikaw. Tsaka, marami pwede tayong gumawa dito ng kahit anong gusto natin. Kahit ngayon sa pang bookmark, pwede din tayong gumawa ng ganun. Simple lang gawin, kaya mabuting ting na rin kayo. Anong sagot sa tanong na pinadala sa atin? Sino ang nakaimbento ng papel? Sinasabing isang Chino na ang pangalan ay Chai Lun, ang unang nakaimbento ng papel sa China. Mahigit 2,000 taon na ang nakaraan. Gayunpaman, ang salitang paper ay mula sa papyrus, isang halamang masaganang tumutubo noon sa Nile River sa Egypt. Ang papel ay gawa sa dinurog-durog na himay-may o pulp cellulose fibers ng kahoy, bulak at iba pang halaman. Samantala ang papyrus ay mula sa hiniwa at pinatuyong bahagi ng flower stem ng papyrus plant. Marahil, ang handmade o recycled paper na tulad nito na nabibili natin sa bookstores ang pinakamalapit na itsura ng kauna-unahang papel. O may tanong din ba kayo tungkol sa sining?